PBBM supporter ako, solido. Kaya yung mga ganong pananalita, medyo hindi po yun katanggap-tanggap partikular sa akin. Matapang si Pangulong Bongbong Marcos, tapos. Huwag nang banggitin pa si Duterte. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay July 28, 2023. At ito pong pag-uusapan natin, hindi po matutuwa ang mga dilaw, pink, at mga kakampiyors. Dahil tuloy-tuloy na po ang pagkakaisa ng Uniteam. Ito pong pag-uusapan natin, hindi po ito magugustuhan ng mga dilaw, mga pink, at mga kakampiyors. Sapagkat ang Uniteam na inaakala po nila na mahati, mawawala ang pagkakaisa, ay muli po silang nabigo. Talunan na naman po sila. Dahil ang sigalot, kung nagkaroon man ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ating Vice President Sara Duterte Carpio at Speaker Martin Romualdez, ay finally natuldukan na matapos po ang SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung matatandaan po ninyo, nang pumahimpapawid papuntang Malaysia ang ating Pangulo noong July 25, 2023, ay magkasama pong hinatid ng, hindi pala hinatid, kasi hinatid po ng ating Vice President ang ating Pangulo at kasama ng ating Pangulo diyan si Speaker Martin Romualdez. At sa proseso ng paghahatid po na yan, nakita po natin ang sweetness ng dalawa, si Vice President Sara Duterte at saka si Speaker Martin Romualdez. Nagtsikahan sila, magkatabi, humawak pa sa siko nitong si Speaker Romualdez, itong si Sara Duterte. At tuwang-tuwa talaga ang lahat po ng nakakita, even the President na isingit na ito sa kanyang departure statement papuntang Malaysia. Ito ay nagpapatunay lamang na hindi matitibag ang Uniteam. At sa punto ding ito mga tol, natutuwa tayo sapagkat finally, ang ate ng bayan na naging critical sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagpahayag po ng solidong statement na siya po ay solid admin Marcos Administrations. Hindi niya po ito kailanman daw sisirain sapagkat hindi lamang nakataya dito ang pamumuno ng kanyang kapatid kung hindi ang pangalan at legasiya ng Marcos family. Kaya maraming salamat kay Senator Amy Marcos. Ako naman, ang pagiging critical po ninyo sa ating Pangulo, wine-welcome ko yan. Basta wag lamang po kayong tutulad sa mga kakampiyors na walang ginawa kung hindi siraan na lamang ang ating Pangulo at ang ating unang ginang. Kasi hindi nila magawang gibain si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang talagang tinatarget nila ang ating unang ginang na si First Lady Liza Araneta Marcos. Kaya sa puntong ito mga tol, considering na maayos na po ang situations, muli po nating i-content at bibigyan ng pansin ang mga pahayag nitong si Senator Amy Marcos ng pagsuporta para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kung minsan nandiyan po ang critical position niya para sa kasalukuyang administrasyon at wala naman pong problema doon, inuulit ko. Wala pong problema sa konstruktibong kritisismo. Objective thinking po kasi yan. Ang problema kapag ka naninira na ang isang tao at wala naman talaga itong direksyon kung hindi siraan na lamang partikular ang ating gobyerno. Yun po ang hindi katanggap-tanggap sa ating mga PBBM supporter. Kasi kayo namang mga Marcos loyalist, eh hindi naman po kayo tumatalikod kailanman dito po sa pamilya Marcos. Kasama po dyan itong si Senator Amy Marcos. Pakinggan po natin at panoorin ang naging interview kahapon nito pong si Senator Amy Marcos dyan po sa kapihan sa Senado. Medyo mahaba po ito, mahigit isang oras, pero sisikapin po natin na mareaksyonan ang bawat punto dito ni Senator Amy. Kung tatagal po tayo sa live streaming, ipahintulot nyo po. Pero kung hindi naman, eh ganun, pagpasensya nyo na po. Maraming salamat. Tunghayan po natin ang mga pananalita dito ni Senator Amy Marcos. Una, ang pagharap ng mga Ilocano, Northern Philippines, sa problemang
dala ng bagyong si Egay. Napaka-challenging nito para sa ating mga kababayang Pilipino diyan, sapagkat bilyon-bilyon, kung hindi man bilyon, milyong-milyong halaga ng mga ari-arian ang nasira at ang nakalulungkot pa, mga buhay na nawala dahil po sa pagragasa ng bagyong si Egay. Pakinggan po natin dito si Senator Aimee Marcos, mga tol. Going around the country distributing assistance to different barangays and municipalities. And napagbigyan niya tayo today dahil marami na daw siyang utang na interview sa atin. She's the chairman of four committees, Committee on Foreign Relations, Electoral Reforms and People's Participation, Committee on Cooperatives and Social Justice, Welfare and Rural Development. She has the unique outfit, La Sona. Let us all welcome Senator Aimee Marcos. Hi ma'am, magandang umaga. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya po at medyo nadiskari lang aking pag-iisip dahil kagabi wala kaming ginawa kundi mag-evacuate ng lampas 2,000 katao sa Ilocos Norte. At alam ninyo, talaga namang sinalakay ng bagyong Egay ang Ilocos Norte, sapol na sapol. Underwater ang mga tulay, hanggang sa tulay may tubig. At lampas... Oy, speaking of tulay, mga tol, nakalulungkot yung nangyari doon sa iconic bridge, ano? Diyan sa Norte, yung Elpidio Quirino Bridge. Ang natira yata doon sa apat na bahagi ng tulay ay isang bahagi na lamang. Yung tatlong bahagi, kung hindi ako nagkakamali, ay niragasa, sinira ng bagyong si Egay dahil nga po sa dulot ng malakas na pag-ulan, nagkaroon po ng malakas na pagbaha at dumaan nga po doon sa tulay na binanggit po natin at ikinasira po nito. Hindi natin alam kung ire-restore pa yan ang ating gobyerno kasi meron pong nag-comment kanina na hindi naman daw po ginagamit na yon. Pero ang nakalulungkot kasi doon, syempre, ano yun eh, bahagi po iyon ng kasaysayan natin. Kaya sana kung naiwasan na Egay, iniwasan. Kaso lang hindi po ganun, ano, nasira po yung bridge na ating pong binanggit kanina. Tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Senator Aimee Marcos. 2 hanggang ngayon ang baha doon, including Biloca sa Batak sa Manila North Road. Unpassable pa rin. Meron ring malaking bumagsak na landslide na erode, hindi kami makatawid sa Cagayan dahil sa sira na naman yung kalsada sa Pagudpud, sa Pansyan. So, yun ang pinag-abalahan natin at yun nga, medyo na-distract ako. Pero ganun pa man, andito tayo ngayong umaga, umuulan din ang Maynila. And I'm happy to be here finally to see the Senate media matapos ang SONA. So ma'am, may initial estimate ng damage sa Ilocos Norte and do you have any plans to visit po Ilocos Norte? Yes, I would like to go as soon as possible pero hindi pa makita eh kasi hindi pa humuhupa yung tubig, tuloy-tuloy pa rin ang ulan. Medyo nabawasan lang yung hangin at yung tindi ng tubig pero andun pa rin, talagang lubog pa rin. Kagabi, yung buong barangay ng Lusong sa Lawag ay talaga underwater. So, nananawagan kami ng tulong sa OCD, pati na rin sa DOE kung maaari na tulungan kami na maibalik ang kuryente sa lalong madaling panahon pagkat yung entire province wala pa rin kuryente. Talagang sinalakay kami ng bagyo, mahigit na 40 hours. Sabi, nawala na, na-downgrade na to a typhoon status that was much lower pero tuloy-tuloy pa rin ang hagupit ng Egay. So, yun ang ginawa namin. Yung aking anak, si Gov Matt, nandun, siya ang nakatutok at pati yung PNP, very successful naman sila sa pag-evacuate ng mga tao. So, ngayon, may ang palagay ko, yung nawawala na 4 dun sa quarry site. Singit lang natin mga tol, ano ang magandang ehemplo na ipinapakita dito sa atin nitong si Senator Aimee Marcos? Ito po ay inisyatibo. Ano? Kasi alam nyo naman, ang trabaho po ng senador ay lumikha po ng batas. Yan po ang basic mandate ng senador.
Pero siyempre sa panahon po ng pagsubok, partikular sa mga kababayan po nating Pilipino, lalong-lalo na sa kanyang mga kababayan diyan po sa northern part ng Pilipinas, eh kinakailangan po ang inisyatibo ng pagtulong mula po sa isang senador. At salamat naman sa katauhan po nitong si Senator Amy Marcos, hindi po siya nagpabaya na ibigay po yung kanyang makakaya na pagtulong sa kanyang mga kababayan, particular sa Ilocos Norte. I do not know kung nabanggit niya na o babanggitin niya pa lamang, eh kaya nga po siya hindi kaagad nakapagbigay ng pagpapaunlak. Hindi kaagad nakapagpaunlak sa interview dito sa mga media diyan sa Senado, ay dahil sa nakalipas po na ilang oras, eh nag-evacuate po sila ng mahigit po sa 2,000 pamilya or katao diyan po sa Ilocos Norte. Hindi trabaho ng senador po iyon, pero at least makikita po natin na kahit hindi niya trabaho, nag-initiate po siya ng action para po sa ikabubuti ng ating mga kababayang Pilipino. Di ba, napakagaling, kaya galit na naman ang mga dilaw dito kasi hindi nila kayang gawin yun eh. Ang ginagawa kasi ng mga dilaw, mga tol, kapag may mga ganyang pagkakataon, mauuna muna yung photo ops. Magpapapicture muna, kunyari tumutulong, pero sa likod ng camera, hindi natin alam talaga kung ano ang nangyayari. Mas maigi na po ito na nauna muna ang tulong bago po ang pagpapapress conference. Kasi yun ang kailangan eh, proactive approach. Kaya nga yung ginagawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos is always prepositioning the relief goods prior to the onslaught ng mga typhoon na ito, di ba? Napakagandang diskarte, and only sa panahon po ng ating Pangulong Bongbong Marcos nagagawa po ang mga ganyang bagay. Kadalasan, reactive lang palagi ang ating gobyerno. Ngayon, proactive approach ang ginagawa po ng ating gobyerno sa pagharap sa mga kalamidad na ito. Sa pangunguna po iyan at instruction, syempre, ng ating Pangulong Bongbong Marcos at saka ng Department of Social Welfare and Development na pinamumunuan po ni Secretary Rex Gatchalian. Ituloy po natin ang pakikinig dito po kay Senator Amy Marcos. At ng Dingras, Ilocos Norte, na-retrieve na yung tatlo, yung isa na lamang ang hinahanap pa rin. So for now, we are not able to make any estimate of damage because we can't even see the ground, nor can we determine the damages to infrastructure and the accounts on missing persons and other casualties. Pero ma'am, inaasahan nyo ba na immediately bibisita ang Pangulo pagbalik sa bansa at tutugunan niya immediately yung pangangailangan ng mga naapektuhan mo ng bagyong Eta? Well, okay naman. Dahil sa ngayon, talaga naman tinututukan ng ating OCD, ang DSWD, tumutulong. Hindi lamang ang Ilocos Norte, pagkat yung Cagayan, syempre, nauna, pati Isabela. Ganon din ang Ilocos Sur, kung saan hindi na rin madaanan ang mga tulay at ang La Union. Pero at least mabuti-buti doon, pagkat kahit papano na ibalik nila kaagad ang kanilang kuryente. Ngayon, yung sa Cordillera, may balita kami na maraming sira, maraming na landslide na kalsada sa Apayao, sa Benguet, sa Ifugao, sunod-sunod yung mga landslide at yung bahagi ng Cordillera and Ilocos Ranges that are in Ilocos Norte. Oy, pansamantala natin puputulin ang pakikinig at nagsasalita si mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan. Panoorin po muna natin ang kanyang talumpati na nangyayari po ngayon diyan po sa Cebu City. Singit po natin ito, mga tol. Pakinggan po natin si Pangulong Bongbong Marcos. Let me cite for let this nation sector through the use of sustainable and clean fuels, building of green corridors, and modernizing our public transportation. We need to analyze fleet capacity and travel time, fuel consumption, and other data to enable us to make informed decisions on projects. To extend this further, data templates, indicators, and baselines across our economies have to be standardized so as to facilitate data collection and exchange, which will in turn strengthen the technical cooperation within APEC. Finally, we need not only the cooperation, but the leadership of the business sector in setting up standards on responsible business conduct that will encourage sustainable practices while balancing rapid growth. Not a simple job to do. Opportunities abound for our people if APEC preserves its strength as an incubator of ideas, driven in large part by the significant contributions of APEC
and the dynamism of the business community in our region. We have proven this in some of our agreements that have made their way to the multilateral trading system. To this end, digitalization and innovation continue to provide an enabling environment for our, number one, regional economic integration through the use of tools to bridge the digital divide and narrow the development gap. Two, a just, inclusive, and sustainable transition by upskilling our workforce and providing green jobs. And three, strengthening structural reforms and macroeconomic fundamentals by promoting positive economic shifts. There are several opportunities from the imminent Industry 4.0 or Fourth Industrial Revolution and clean economy transition. On our end, we have to set up roadmaps to ensure that we capture these opportunities while addressing the concomitant challenges. Establishing a dynamic and innovative ecosystem is one of the cross-cutting strategies in our transformation agenda. Amongst others, we have enacted and enforced e-commerce, e-governance, and innovation, and have also made legislative reforms to make our business environment more conducive to the next generation's trade and investment, including Foreign Investments Act, such as and the now active in the Philippines RCEP. Just last month, we certified as urgent the Public-Private Partnership Act. Our multilateral efforts also serve to enable the inclusive development of our sectors with untapped economic potential. Micro, small, and medium enterprises, MSMEs, make up the majority of our businesses and sources of employment. Thus, it behooves us to equip them with digital tools and skills to enable their participation in the digital economy. It is in this light that I am heartened to receive the recommendation of EBAC to form a successor initiative to the Boracay Action Agenda to globalize MSMEs. With the ambitious agenda set by the US this year for their APEC hosting and the upcoming SME ministerial meetings, I am certain that actions will quickly follow our intentions. Friends, the road, or maybe more appropriately, the ocean to San Francisco in November is not long. But I trust that, as in the previous years, ABAC will deliver meaningful outcomes. I commend ABAC United States for its leadership and all the ABAC members for the hard work that has been put in. I understand that ABAC 3 is especially challenging with the number of upcoming high-level meetings and the AELM, where I look forward to seeing you again. Rest assured of the Philippines' full commitment and support. Thank you for this opportunity to address such an esteemed audience. To all of you, padayon, which means proceed or carry on in the local language, and mabuhay. Maraming salamat po. Thank you all very much and good morning. Yon. Thank you. Napakinggan po natin ang tanong pati. Hindi man kumpleto ano ng ating pangulo, kasi kanina pa pala yan. Hindi lang kagad natin nasagap. Pero alam nyo mga tol, isingit po natin ito. Ngayon lang tayo muli nagkaroon ng pangulo na napaka-encouraging para sa business sector. Isang pangulo na alam ang ginagawa, alam ang nature ng negosyo, alam kung paano ito i-market, alam kung paano maghikayat particular ng mga investor. Sabi ng isang basher kanina na sinipa ko na, nagpapaniwala daw po tayo sa isang sinungaling na pangulo. Oy, hindi mo na ako madidinig, pero sa mga makakadinig pa na mga bashers dyan na maaaring hindi ko pa nasisipa dito sa channel ko, kayo ang binabalot ng kasinungalingan sa mga pag-iisip ninyo. Ang mga taong katulad ninyo na punong-puno ng puot at kasinungalingan sa mga nagmumutawi sa inyong mga labi, wala kayong patutunguhan sa buhay ninyo. Kaya hindi nagbabago buhay ninyo eh. Puno ng galit, walang pag-asa, kasi yun yung itinatatak ninyo sa inyong mga puso at isipan. Nandito ang Pangulo na napaka-positibo sa lahat ng pagkakataon.
optimistic si Pangulong Bongbong Marcos. Yet kayo nananatiling negatibo. Kabaliktaran ng optimistic is pessimistic. Ganon ang pagkatao ninyo. Tapos idadamay nyo pa kami sa inyong mga kalokohan. Hindi nyo kami maluloko dahil kami nakaantabay palagi sa mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At walang kasinungalingan sa lahat ng sinasabi ni PBBM. Yung mga vlogger, mga netizen na hindi kontento dito kay PBBM kasi hindi nila alam kung ano talaga ang nangyayari dahil hindi naman nila sinusubaybayan ang mga mabubuting ginagawa ni Pangulo. Lagi silang nakaantabay sa mga paninira ng kapwa nila vlogger na mga siraulo. Ganun kayo. Kasi pagiging siraulo ng isang tao ang ganyang katangian. Kapag ka ikaw, wala ka nang inisip sa kapwa mo kung hindi siraan mo ito, wala ka nang inisip sa buhay mo kung hindi ang maging negatibo, magpatingin na kayo sa psychiatrist dahil maaaring nasisiraan na kayo ng mga ulo. Idadamay nyo pa kami sa mga kalokohan ninyo. Anyways, napakinggan natin, yan po ang kanyang naging talumpati dyan po sa APEC Business Advisory Council na ginanap dyan po sa Cebu City. Nakabalik na po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos mula po sa Malaysia. Ngayon, dumiretso po tayong muli doon po sa ating nire-reaction ng video ng pagpapaunlak ng interview nitong si Senator Amy Marcos, ang ate ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Arte, saw the same thing at yung Panshan landslide, ganun din sa Pagudpud at sa Adams. Mm-hmm. Any related question about the bagyo? The bagyo. Mean? Yes. Yes. Sa Bontok, ma'am, meron ba? Sa Benguet, isolated po siya dun sa tindi ng landslide. It's been a while since the last time na nagkaroon ng ganito kalalang landslide. Is there something that the government can do para hindi maulit? Kasi yung mayor nagre-reklamo talaga na sa haba daw, sa tagal daw ng ulan, na-saturate yung lupa. That's right now, isolated talaga sila, ma'am. Yes, malaki talaga ang problema natin sa Bontok at sa mountain areas, ang Cordillera Zone. Talagang hirap pag ganyan. At pati sa amin, meron rin ganun dahil mabundok din ang 2/3 ng aming probinsya. So kung anong magagawa dyan, talagang pagtibayin ang ating mga mountain passes. Maliwanag na hindi na pwede yung mga dating building code at yung structural, kailangan baguhin na. Last year, tinamaan naman kami ng lindol na sobra-sobra, parang 3 buwan na hindi tumitigil. Eto, isa pa ito. Yung mga mapanirang tao, mga siraulo talaga eh. Akalain mo, nagagawa nilang maglubid ng kasinungalingan sa harapan ng publiko dahil lamang sa mga hindi nating inaasahang kalamidad, particular sa pagtama nito diyan po sa north ng bansa, ano? Sinasabi ng mga siraulo na ito, pinaparusahan daw po ang Pilipinas kasi ang pangulo galing sa norte. Kaya naman ang mga kalamidad ibinubuhos daw po ng Diyos ngayon diyan po sa norte, katulad ng nadinig natin. Lindol, bagyo, at kung ano-ano pa. Hoy, punta kayo ng psychiatrist, ano? Baka nasisira na mga ulo ninyo. Huwag nyong idamay ang Diyos sa mga kalokohan ninyo. Mga anak ng teteng kayo. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi niya ipoporsake ang kanyang mga anak. Hindi niya pahihirapan. No? Tapos, manggagaling sa mga labi ninyo na kaya pinarurusahan ng Diyos ang ating bansa dahil ang Pangulo nang galing sa Norte. Kaya doon ibinubuhos ng Diyos. Napaka kabaliwan yung mga sinasabi ninyo. Mag-isip kayo ng tama. E paano na lamang kung sa inyo mangyari yung mga dinadanas ng ating mga kababayang Pilipino diyan sa Norte. Saka hindi lang naman sa Norte, merong mga kalamidad. Meron sa Bicol region kung saan hanggang sa ngayon
ang pag-aalburuto ng mayong volcano ay dire-diretso. Kawawa yung mga kababayan po nating Bicolano. Ang pondo, yung quick response fund ng Albay province is wala na. Kaya nangangailangan sila ng tulong mula sa national government. Ang mga kababayan nating Pilipino, Bicolano, ilang buwan na sa evacuation center at hirap na hirap na. Di ba kayo naaawa sa kanila? Instead na tumulong kayo, wala kayong inatupag kung hindi hilahin pa ang gobyerno pababa. Wala na nga kayong naitulong, bahagi pa kayo ng problema. Yon ang mahirap sa inyo, mga siraulo. Kaya ganyan ang tawag ko muna sa inyo ngayon, ano? Hindi muna kayo mga bobo, hindi kayo mga tanga, kung hindi for this particular topic, kayo ay mga siraulo dahil naghahangad kayo ng hindi maganda para sa kapwa ninyo. Ang lindol mula Agosto hanggang Disyembre, nagmula sa Abra, tumuloy-tuloy sa buong Norte. Kaya't eto nga, yung sinasabi na building standards, siguro kailangan baguhin pati na rin yung sahangin. Dahil yung sahangin naman, naging ordinary na yung 250 kilometer winds, which is actually the structural limit. Dapat siguro marepaso lahat yan. At ano yung QRF? Siguro yung definition ng Quick Response Fund sa infrastructure. Kasi ni walang relief goods, tubig, medicine, pati yung SAR teams, yung search and rescue teams, hindi makapasok sa tuktok ng bundok pagkat nga yung mga kalsadang sira, hindi na talaga madaanan. Ma'am, is this a sign na sobra na rin yung deforestation? Yes, malaking bagay yung deforestation. Nakita rin natin sa Itogon Benguet na may kinalaman sa Minahan. Doon sa Ilocos, yung quarry site din. So, these areas where we've dug out the earth clearly require many more safety precautions because of the climate change, extreme weather incidents. Ang katotohanan kasi mga tol sa mining industry, hindi po natin yan pwedeng alisin sa buhay po natin. Lahat po ng mga ine-enjoy po natin na bagay sa kasalukuyan, ang cellular phone, ang mga gadgets, mga papel, pencils, ballpen, everything na ine-enjoy po natin sa new generations na ito, nanggagaling po sa mining industry. Iba-iba lang yung mga resources na nakukuha. Ang kailangan po dito is yung tamang regulation na sinasabi ngayon ni Senator Amy Marcos, higit sa lahat yung enforcement ng environmental laws. Kasi kung bakit nagkakaroon ng mga pagbaha, kung bakit nagkakaroon ng pagragasa ng tubig mula sa kabundukan, dahil po sa mining, dahil po sa illegal logging at iba pang mga factors. Kung hindi maisasaayos ng ating gobyerno, and I believe ginagawa na po ng ating gobyernong asikasuhin at ayusin po yan sa kasalukuyan, magpapatuloy po itong mga ganitong problema. Pero dahil nga proactive ang approach ni Pangulong Bongbong Marcos, lagi niya pong sinasabi ang climate change. Alam na alam ni Pangulong Bongbong Marcos kung paano po tutugunan ang mga pangangailangan ito. Huwag lang din tayo masyadong mainip. Sa parte naman nating mga Pilipino, lalong-lalo na kung tayo po ay maaaring maapektuhan ng mga ganitong kalamidad, makinig po tayo sa ating mga otoridad. Napakahalaga ng pakikinig, napakahalaga ng tamang impormasyon nang sa ganon hindi po malagay sa alanganin ng ating mga buhay. Karamihan po sa mga napahamak nitong nakaraang pagragasa nitong si Egay, ayokong sisihin sila pero katotohanan naman po ito eh. Kapabayaan at saka hindi po pagsunod sa ating otoridad. Sinasabi ng ating otoridad before pa na rumagasa itong si Egay
na hangga't maaari manatili sa ating mga tahanan. Huwag na munang lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan. Pero dahil nga may mga circumstances, marahil siguro itong mga kababayan natin na ito lumabas ng bahay o kaya na-stranded, naging biktima ngayon ng pagyong si Egay. Ang pinaka-nakalulungkot na balita na napanood ko po kahapon, kapabayaan po ito, pang-aabuso sa ibinigay na permiso. Yung nangyari sa Pritil dyan sa Binangonan, sa May Laguna Lake, mula sa Talim Island papuntang Binangonan or Cardona ba? Ilan ang namatay? 26 na katao at may mga nawawala pa na patuloy na hinahanap ng ating Coast Guard sa kasalukuyan. Ano ang situations prior doon sa tragedy? Overcrowd yung bangka. The maximum capacity ayon sa balita is 42 lamang. Pero ang nasakay doon po sa bangka ay mahigit po sa 70. At ang pinakamasaklap na katotohanan doon, ang nasa manifesto, yung listahan ng mga pasahero, ay 22 tao lamang. Kaya hindi tuloy ngayon ma-estimate, hindi mabilang, rather, ng Coast Guard kung ilan talaga ang naging biktima. Merong mga umiiyak, nawawala pa rin ang kanilang mga mahal sa buhay. Nakalulungkot, lalong-lalo na yung mga nawalan po ng mahal sa buhay. Di ba? Kaya sana sa susunod mga tol, pagka may mga ganitong pagsubok, makinig po tayo sa ating otoridad. Huwag na po nating hintayin na nandiyan na yung problema bago po tayo susunod. Nandiyan na yung kalamidad bago po tayo mag-evacuate. Pakinggan po natin ang ating mga otoridad. Kasi sila po yung higit na nakakaalam. Katulad nitong si Senator Amy Marcos bilang mambabatas, sila yung kumukonsepto, lumilika ng mga polisiya para po i-enforce ng ating mga authority. O, pakinggan po natin sila nang sa ganun maiwasan po ang trahedya. Tuloy natin ang sinasabi po dito nitong si Senator Amy Marcos. It has become more and more frequent. So dahil nga madalas na nga itong mga calamities na matindi yung damage sa budget deliberation, ma'am, sa tingin nyo dapat mag-allocate ng mas mataas na pondo for calamity funds. Yes, that's right. Kasi parati natin tinatsali, parating tingi-tingi ang pagbigay sa DPWH, sa DSWD, sabay dasal na hindi magiging matindi sa susunod na taon. Eh, hindi man pwedeng ganon. Kinakailangan kunin natin yung average talaga ng halimbawa, 3 taon na nakalipas, pagkatapos, yun na ang ilagay sa budget. Huwag na yung inaasahan na sana sa taong ito. Maganda tong panukala na ito ni Senator Amy Marcos, sa proactive approach again po ito, na huwag tayong aasa sa sana-sana lamang yung sinasabi ni Senator Amy. Dapat magkaroon ng pag-aaral kung ano ba talaga ang pangangailangan base sa mga nakalipas na mga taon, di ba? 3, I suggest gawin pang 5 years. Tapos magkaroon talaga ng additional funds para po sa quick response fund. Lalong-lalo na sa mga public infrastructure natin, mga tol. Ang problema kasi dito sa atin, kung bakit nahihirapan kaagad na magawa ang mga nasirang infrastruktura dahil po sa procurement law. Sana maisip yan ng ating mga mambabatas, at may mga nagsuggest na dyan, pati si Pangulong Bongbong Marcos binanggit na yan, inihalin tulad pa sa Japan. Na sa Japan, within 24 hours lamang or a couple of days, yung nasirang infrastruktura nagagawa na kagad eh. Kaya naman gawin dito sa Pilipinas yun kasi may manpower naman tayo, may mga equipment naman po tayo. Ang problema is yung approval sa budget. Kung susundin po kasi natin mga tol ang batas, hindi po ako abogado, nililinaw ko po sa inyo yan. Pero sa aking pakiwari, sa aking pagkakaalam, bago mo gamitin ang pondo ng gobyerno, dapat may partikular na polisiya na nagdi-dictate sa pondo na ito na dito gamitin. Yun ang nagpapatagal doon po sa proseso kung bakit hindi kagad nagagawa, nare-repair nga, itong mga nasisirang infrastruktura. Kailangan pa ng approval kagad. Ano? Ngayon, kung mawawala yung ganong sistema, merong mga additional funds na kagad, contingency funds, ika nga, na pwedeng gamitin kaagad ng ating mga
for example, Department of Public Works and Highways at ipondo kagad doon at maipagawa, mas mapapabilis ang pagtugon sa problema ng ating mga kababayang Pilipino. Otherwise kasi mga tol, kung walang particular na batas na magbabago diyan po sa mga lumang pulisiya na yan ng ating gobyerno, eh hindi kikilos ito pong mga ahensya ng ating gobyerno kasi maaari po silang masampahan ng technical malversation. Alam nyo po yung technical malversation, ito po yung paggamit ng pondo ng gobyerno sa isang proyekto na hindi naman nakalaan po dito. Regardless of what or good is your intention, eh ginamit mo ito, makakasuhan ka. O halimbawa, ang layunin ng proyekto ay ipagpapagawa ng tulay. Pero nakita mo sa iyong nasasakupan, mas kailangan ng mga kabataan ang paaralan. Without amending the provisions doon sa pagpapagawa ng tulay, pinangunahan mo, inallocate mo kagad yung budget para ipagawa ng paaralan para sa mga bata. Napaka-noble ng iyong intentions, pero bawal sa batas. Criminally liable ka for technical malversations at makukulong ka doon. O, yun ang mga bagay na hindi dapat mangyari sa hinaharap. Paano maiiwasan yun? Baguhin ang mga pulisiya na pinatutupad sa ating lipunan. Magagawa iyon kung magsisimula po sa ating mga mambabatas. Katulad po nitong sinasabi nitong si Senator Amy Marcos. Anyways, medyo mahaba na tayo. Mahaba pa ito. 9 minutes pa lamang na nagsasalita dito sa programa. Nakaka 40 minutes na tayo. Kaya papansinin ko lamang yung ilang part dito bago tayo magtapos. Merong bahagi ng pananalita dito si Senator Amy Marcos na sana ilimit niya hanggat maaari iwasan niya na. Ano yung tinutukoy ko na bahagi ng pananalita dito nitong si Senator Amy Marcos na iwasan niya na? Kasi tinanong siya dyan eh, anong masasabi ninyo sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga smuggler at hoarder? Natutuwa daw si Senator Amy Marcos dahil naging matapang ang Pangulo sa kanyang pahayag. Ang masakit medyo sa pandinig ko, inihalin tulad niya na naman si Pangulong Bongbong Marcos kay Pangulong Duterte. Kumbaga, hindi na kinakailangan banggitin pa yon Senator Amy Marcos eh. Na in her words, sabi niya, nagmala Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na kailangan pong banggitin yon. Huwag nyo na pong ikumpara kung ano man yung tapang ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman kinakailangan na maging basihan po natin ang katapangan ni Duterte para masabing matapang si Pangulong Bongbong Marcos. Eh, pasensya na kayo ha, sa mga loyalista. Eh, sabi ko nga po sa inyo, ako po ay loyal kay Pangulong Bongbong Marcos. PBBM supporter ako, solido. Kaya yung mga ganung pananalita, medyo hindi po yun katanggap-tanggap particular sa akin. Matapang si Pangulong Bongbong Marcos, tapos. Huwag nang banggitin pa si Duterte. Kasi hindi yun makakatulong eh. Nakakahalungkatan lang tuloy. Magtatampo ang katulad ko marahil. Mag-iisip ng hindi maganda. Magkokomento katulad ng ginagawa ko ngayon. Eh kung wala naman kayong ganong pahayag, Senator Amy Marcos, di ang ganda-ganda lalo nitong inyong interview. Kasi dito talagang ipinakita ninyo na suportado ninyo ang Marcos administrations, higit sa lahat ang inyong kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nakikiusap po kami, kung mapapakinggan nyo po kami, pero definitely hindi nyo naman ako mapapakinggan, eh sana ilimit nyo na po ang inyong sarili sa pagsasalita ng mga bagay na iuugnay ang Pangulong Bongbong Marcos sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang, pero bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento.